Hi guys, ngayon ay nakasakay po ako sa isang motorela at yung driver ay yung kapatid ko po. Siya po ay isang driver ng motorela. Yan po, punta po ako sa tindahan, mabibilihan lang po ako. Tara, samahan niyo po ako. Pansin ko lang yung windshield ko ay sobrang taas. Standard naman siguro tong size, one size lang naman siguro to. Pero bakit sobrang taas? Pansin lang. Diba? Yan po, madadaanan po natin yung itong madadaanan natin ito. Dito po kami kumukuha ng tubig sa water station. Diyan po kami kumukuha ng inumin namin. And then yan, makita natin yung mga ang nakaano lang po ay Motorola lang po ang yung mga sakyan na pwede mong sakyan pag lakad ka. Wala pong jeep dito. Sa city namin walang jeep. Jeepney, Motorola. At saka multi-cab lang po ang dalawang public transportation po namin dito. Kamayan po itong yung mga anak din, no? Video gini ito ba? Video gini. Wah, naik katong steak. Ini harga, oh. Ah, sa yang sa kanan, no? Halata kayo. Disaksak datang kat DJ. Terlalu banyak. DJ datang sehingga. Anja. DJ datang apa? Satu. Satu adik lagi. At isa po, ito po yung binili ko. Ito talaga yung sinadya ko doon sa store. Tapos nakita ko lang yung paborito kong liver na chicken liver at ay ng manok. And then, ito pong olive oil ay nakakatulong po ito sa mga pag may mga kayo, yung may kagat, lalo na kasi kinagat ako doon sa nakauwi na kasi ako ngayon, nandito na ako sa amin sa Bukid. Doon kasi sa kapatid ko may, ang aso nila, maraming pulgas, yung ticks and fleas. And then marami din itong mapag-gamutan po. At pwede din itong si baby namin ay ito lang gamit niya sa diaper. Hindi siya nagkakaras kahit minsan. Dahil ito ang gamit namin pagkatapos namin siyang linisan. Ay ito po ang before namin ilagay yung diaper ay nilagyan po namin ng olive oil. At ito po ay maka-prevent instead of pseudo cream o ano pang cream na anti-rash rashes ay itong pong natural olive oil. Try nyo po mga mami na nakikinig dito sa vlog ko po. And then tingnan nyo siya baby, oh, ang happy happy niya. Never yan nagkaka diaper rash ni minsan. Yan si baby. And then ito, tingnan nyo po ito. Ito ay okay na po siya. Clear na po siya nung namintin ko po ng pag-apply ng olive oil. Ito may mga traces of kagat, yung mga itim-itim ng konti. Medyo na clear na. Ay ano yan noon. Ito lang pong olive oil ang nakakatulong niyan.
Yeah, yan ang pinupunas ko or ina-apply ko po. Instead of off, yung pang-antay mosquito, pwedeng ito po ang ilagay nyo po. Mas natural pa po. Yan po yung paa ko. Tapos, papakita ko po sa inyo yung last nung first kong in-apply itong olive oil. Yan po, may pato ako nakita sa harap. Pato ng kapitbahay po namin. Habang maulan, sila po ay naghanap ng pagkain nila po. Yan, sobrang maulan dito. Tingnan, may kunting pag-ulan lang po. And makita nyo po, visible po ang mga clouds. Yan po, ito pong olive oil natin ay nakakatulong po ito, natural. Hindi yung mga synthetic na mga cream at iba pang ipahit. Pero ito ay affordable po sa halagang 159 or 169, hindi ako sure, ay makabili ka na po ganito kalaki. Yan po, ito po ang place namin. Walang tigil sa ulan, kakaulan. Pero mas pabor na rin ako ng ganito kesa palaging mainit. Basta wag lang babaha. Ito pong yung unang kukuha nung first treatment po. Nagamit itong ito po, first pa lang na mga kagat. Pasensya na po, medyo madumi ang paa ko po. Yan po, ipapakita ko lang po. Yung napansin na dumi, ipakita ko lang po sa inyo kung paano ko po ito i-apply. Buksan lang muna natin muna tong olive oil. And then, i-apply na po siya. Yan po, open lang. Tapos, kuha kayo ng cotton. Lagyan ng kunting amount ang cotton. Tapos, ipahit niya na po sa affected area po. Or, gawin niyo po itong lotion or pamahid. Pwede po siya. Yan lang po at sana may natutunan naman kayo sa video ko at salamat sa panonood. God bless po sa lahat at mag-ingat po tayo palagi.